Hi, Pepsters! It's a happy Tuesday today. Tuesday ang sinasabi ko, pero Monday namin ito tinitape kasi we're here again sa Pep Live, pero tape as live. So, ayan. Sinare ko na kasi para ano, diba? Para at kasama natin ngayon, syempre, ang apat. Hindi pa na apat sa bida kasi silang apat pa na mismo ang bida. Ang bida ng top rating, GMA 7 Afternoon Drama Series sa Primadonna. So, we have Jillian Ward, Athea Ablan, sa Pablo, hi po. Ayan, hello girls. Kamusta kayo? Hi po. Hello po. Okay naman po. Ayan, so kahit taped as type to, we are inviting you guys to post, to comment, to tweet. Gamitin niya lang ang hashtag na Primadonnas on Pep Live. Kung ano man ang mga views niyo. Kung ano, may mga tanong kayo, malay ko, pasagot namin mamaya kahit hindi ito live na live, di ba? Kasi super naman yan na i-cover natin lahat. So, hello girls! Kamusta ang hello po ulit! Hi po! Ilang umaga, hapon at gabi. Oo, bati muna pala kayo sa Pepsters isa-isa. O sige, Jillian, simulan mo na. Ayan, hello po sa mga nanonood po sa amin. Sana masagot po namin yung mga gusto nyong tanungin sa amin and mag-enjoy kayo. And ayan, kumain muna po kayo dyan and manood sa amin. Enjoy. Okay, Althea. Ayan, hello po sa inyo lahat sa mga nanonood ngayon. Ayan, kamusta na po kayo? Miss nyo na po ba ang Primadonnas? Ayan, nandito kami, nagtipon-tipon para sagot sa mga katanungan ninyo. Ayan, mag-enjoy lang po kayo dyan. Okay, Sophia. At nang nanonood, ayan, na-excite ako. Nauna. Hello po sa inyo lahat. Kamusta na kayo ngayong quarantine? So, sana kahit sa ganitong paraan, mapasaya namin kayo. Yeah, and of course, Eliza. Hello po sa lahat po ng nanonood. Kamusta na po kayo? Miss na miss ko na po kayo and miss niyo na rin po ba kami? Kaya nga po kami nandito po ngayon sa live, sa Pep Live, para makasama po namin kayo and mapasaya din po namin kayo. Parang prepared na prepared sa intro itong apat na ito. Sa inyo. YouTubers pa niya. Eh, kasi I'm sure miss na miss nyo na talaga ang Primadonnas. No? Opo, sobra. Sobra. Ewan ko ha, kung ano. Parang ngayon ko lang din kayo apat nakita na magkakasama ulit after mag-break ng show. Opo. Actually, meron po silang naging playlist. Parang ako po yung laging ano, kulang sa grupo kasi ayun ang playlist, nagkaubo po ako. Ay, ubo lang ah, ubo lang. Ito ko yung ubo lang ah, ubo lang. Kailangan kinaklamo pala yung ngayon. Okay, mahirap na. At nakasama ka ngayon. So at least kompletong-kompleto kayong apat. Diba? O kamustahin muna natin ang inyong ano, ang inyong mga pinagkakaabalahan ngayong quarantine. Kasi syempre parang ito yung time na medyo naging pahinga din dahil hindi na kayo nagtitaping muna, nagpahinga. So, ano mga pinagkakaabalahan natin ngayon? Sino ang gusto kong magsimula? No, thank you. Ay, so sige. Athea, ikaw na. Sige po. So, actually, madami akong pinagkakaabalahan ngayon. Unang-una sa lahat, yung pag-vlog ko is tinutuloy ko muna siya ngayon habang wala pang taping. Kasi pag nag-taping na, hindi ko na naman maaasikaso yun eh. And ayun, more on luto and syempre gawaing bahay. And nag-workout ako. Yes, kailangan maging productive. Yes. So, ang ano ko po is more on cooking talaga. Kung napapanood niyo po yung vlog ko, ayun po, done. Mm-hmm. Si Althea nagluluto lagi sa vlog pero hindi nagpapadali. Ay, ayan. Napapadala daw. Sorry na, layo eh. Hindi, tapos ayun, syempre, ang pinakagusto ko sa lahat kahit quarantine is yung nagmamask kami every Sunday dito lang sa bahay. Kahit nasa bahay, yun po. Ayun. Elijah, bilang inaano mo si ano na magpadala ng mga kahit po dito umabot yung pagiging Brianna eh, no? Yeah, ano basic naman na kayo. Oh, anyway. Ako naman po, nagbo-vlog din. Actually po, natutunan po akong magluto. Oo nga, yung tuna pesto mo. Okay, ang sarap daw. Kaya inubos na namin. Sana nag-share. Eh, ayoko. Charot. Ayun, ipatikim. Sige po, ano po, luto po ako ulit.
Yes. Paano pa, bukod sa pag-vlog? At tapos ano? Po, nagtitiktok din po. TikTok. Tapos po, susulat po ako ng story pero hindi po ako makapag-update ngayon. Tapos po, ayun po, nagbabasa po ng mga libro, ganun. Sudoku po, nagsusudoku din po ako. Matalino naman ang hobbies nito? For ano? Ay, matalino po talaga. Paturo naman ang sudoku mo. Sige, sige. Ikaso po, meron akong mga tinuturuan ng sudoku na nasa-stress lang ako kasi hindi nila makuha ng tama. Like, for the 50th time! Ganito nga yan! Na-stress ka. Di ba basta Brianna? Opo. Tapos ayun po, kain, tulog, mm-hmm. Netflix. Oo. Tapos kasi, po, tuwing Sunday, nag-ano po kami nila mommy. Nag-church po through FB Live. Mm-hmm. Pero nakakamiss na din po kasi ano po ako sa church namin eh, sa Sunday school. Tumutulong din po ako. Assistant teacher, ganun po. Namiss ko na yung mga bata. Ay, wala kasi niyan ngayon dahil... Opo eh. Yun. O, ikaw naman, Sophia. Yun, pa-vlog-vlog, TikTok, smile everyday. ano pa ba? Ayun, nagluluto, tumutulong sa gawain bahay. School works, dahil ngayon lang ako nakahabol sa modules. Dahil nag-rotating, hindi ako masyadong nakasagot. Tapos yun, nagpipaint, mga bagong paintings. Tapos yun, spend time with my family and Coco. Ibang level ng mga hobby ng mga batang ito, no? May nagsusudoku, may nagluluto, tapos ngayon nagpipaint. Ano ba yan? Diyos ko, grabe, di ba? Ay, pero si Sophia, ipasok ko na rin, no? Kasi nag-spend ka ng birthday mo while on quarantine, di ba? So, paano nangyari? Paano mo in-spend ang... yung birthday? Ano lang po, kain lang po kasama si Mami Samyup. Yun lang po talaga, Samyup lang. As not to lang movie, anyway. Mm-hmm. Ayun, naging simple lang. Pero meron ko dapat sa posted na ano, birthday celebration na nabitin kasi dahil nga. Opo, nakapagpaalam na rin po ako sa PD, dapat po sa Boracay. Ah, sayang. Hindi po natuloy, so... Mm-hmm. Next time na lang. Oo, next time na lang. Malay naman natin. O, ito na, Jillian. Naku, napakadami po. Parang dito ako naging pinaka-active. So, una sa lahat, napapractice ko po yung pagkanta ko. Yung pagsayaw, natutunan po ako sumayaw. Magluto, mag-drawing, magbasa, manood ng movies. Magsulat ng mga poetry, ganyan. Yes. Pag-workout. Matulog, kumain, and yun po, mag-spend time with my family. Parang ngayon po talaga kami nakakapag-catch up na sa bahay kasi di ba po taping, tapos parang sa beach na lang kami nakakapag-catch up na buong pamilya kasama sina Lola. Pero ngayon po magkakasama kami sa bahay, ganyan. Kaya parang ngayon po ako pinaka-active and happy din. Mm-hmm. At ibang level din naman ang mga hobbies mo din. Ito naman, nagpo-poetry, nag-workout at nagpa-practice. Ibang, in fairness sa inyong apat, ha? Labas lang, labas sa primadonas din ang pagiging talented nyo. Ha? O, pero puntahan na natin, syempre, of course, ang inyong successful afternoon series, ang primadonas. So, kasi syempre... Sorry, nag-lag. Ano po yan? Ay, okay, ulitin natin. Sorry. Dito talaga ang nangyayari sa mga ano virtual kemet. Because yun, the success of Primadonna, syempre, itatanong ko na rin sa inyo. Kasi nung huli nating, nung huli kayong umere, di ba, ang taas ng ratings ng show. So, balikan lang natin, no? Kasi syempre, ang Primadonna, nag-start talaga na parang hindi naman sobrang taas, pero eventually parang bigla niyong na-break lahat ng records sa ano, di ba? GMA afternoon time. So, kamusta naman ngayon na ganun ang success ng show? And ngayon, na dahil naka-break, hinahanap-hanap siya ng viewers. So, sino unang sasagot? Elijah, ko na. Dahil ikaw to. Ay, ito pa si Jillian. Sorry. Okay, game. Ano ba yan? Sumakasabat agad eh. Game. Sige, ayun po, syempre, sobrang grateful ko po dahil from 4.9, parang nag-10 po kami pataas and ayun, miss na miss ko na po yung Primadonnas and
Dito ko po talaga na explore yung craft ko sa pag-acting. Dito ko maraming natutunan. So, very close po talaga sa heart ko yung show na to. And I think yun din po yung naging secret recipe namin kaya po naging successful yung Primadonnas. Yung talagang binibigay po namin yung puso namin sa show na to and yung hard work po namin. Grabe yung nag-start sa 4.9 ha? Tapos naging 4.9. So, ang laki din talaga pala nung inakyat nung show, no? From the beginning. Tapos, at saka, in fairness, hindi naman sobrang tagal nung show para pa-achieve yun. Parang ilang buwan lang kayo, diba? Tapos, nagkaganon na agad. Galing. Okay, ang mga kapatid mo, Donna Marie, at kapatid ni Donna Marie, si Donna Bella. Ano nga yung isang Donna? Sino nga si Lenlen? Donna Lynn. Donna Lynn. Ayun. Okay, game. Ayan, syempre po ako, sobrang saya kasi ayun nga, from 4 hanggang tumataas na kami. So, thank God kasi consistent yung rating namin and worth it yung pagod namin, yung puyat namin. And syempre, kung hindi naman to dahil sa atin, yung pagtutulungan natin sa isa't isa, hindi natin ma-achieve to. And ayun, thank God kasi marami kaming napapasayang tao. Masaya kami na meron kaming napapasaya. And nakakapag-share kami ng good vibes and marami din kaming nai-inspired. So, eto nga po dahil quarantine, ang dami ko pong nakita sa IG story na nagtatag sa akin, sa amin na simula ang unang episode, inuulit-ulit daw po nila yung panoorin. Sobrang miss na po nila yung Primadonnas. Ay, kasi available ang full episodes ng Primadonnas sa atin. Opo, yan lang, sobrang nakakatawa kasi kahit sa gano'n, napapasaya pa rin namin sila. And namimiss na daw po nila yung Primadonnas. Ayun po. Yes. Okay, Sophia, it's your turn. Ayan, syempre yun nga, from 4 umakyat ng 8, tapos naging 9, naging 10. Kumbaga nararamdaman namin na habang tumatagal, mas lalo kaming maraming napapasayang tao. And grateful kami doon. And yun nga, sabi nga ni Thea, marami pong nagtatag, nagko-comment kahit saan, sa YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, laging kailan bababalik yung Primadonnas? Miss na namin kayo. So, sa mga nakakamiss sa Primadonnas, kaya kami nandito para kasi namin kayo. And pray natin na matapos na itong COVID para makabalik ng Primadonnas. Yes. O, punta tayo dun sa ano, kay Brianna. Pero ibahin natin yung question. Kasi yung mga girls mababait, di ba? Mahal naman sila ng mga tao. O, ikaw, kamusta ka naman? Kaya ano ka, kabalik na rin. Ako po, okay naman po ako. Pero ayun, sa Primadonnas po, actually po, kahit po maldita si Brianna, namimiss ko pong i-portray talaga si Brianna eh. Lalo na po yung iba po. May mga nakikita po kasi akong comments sa vlog ko. Yung mga behind the scenes vlogs ko po. May mga nagsasabi na, ang bait pala ni Elijah sa personal. Hindi pala siya maldita. Hindi po, nakit po maldita ako sa show. Maldita rin po ako sa personal. Ano ba? Ayan na, lumalabas si Brianna. Charot. Ano? Kasi syempre, bilang ikaw ang kontrabida, syempre, yung pagtanggap ng tao, mararamdaman mo yun kapag ka nagkaroon ka na ng bashers, diba? At may mga nang away-away na kabriyana. So, kamusta naman? Ikaw ba ay nakakatanggap nga ng mga ganong comment din, mga hate tweets kay Brianna? Yes po, nakakatanggap naman po ako. Marami pong hate tweets kay Brianna. Sobra, like, naglolokohan na lang po kami nila Mommy, nila Jillian, nila Thea, nila Sophie, actually na, oh, talaga? Ganun pa si Brianna? Di ko alam. Yung mga ganun po. Tapos po, meron pong ibang namo-mercenal na dun po ako tawa ng tawa na gusto ko pong sagutin ng pabalang. Like, katulad po kasi inaano po nila yung yellow teeth ko po. Mm-hmm. Ano po, nagtutoothbrush po ako ah. Hindi ko lang din po alam bakit ganito. Dami na mga ganun, umabot sa ganun ah. Pero sabi po ng dentist ko, mas strong pa daw po yung yellow teeth ko. Strong po yung yellow teeth. So, bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Ayan na. Kaloka. Pero, grabe, yung sabihin ganun ka-effective si Brianna, ha? Opo. Actually po, ito po yung first kong kontrabida po talaga. Mm-hmm. Nalala ko po nung mga, nung unang taping ko po talaga. Ano? Direk, paano po ito? Tama po ba itong ginagawa ko, Direk? Direk, paano po ba yung maging mataray, itignan, ganun po, ganyan, ganito. Kahit po sila titaan, tapos po,
binibigyan po ako ng tips nila Jill, nila Tita Aiko para po yung mas nakakairita ako, ganun. Mm-hmm. Tapos po nitong mga medyo recent taping, hindi na po ako sinasabihan nila direct Gina ng ganito yung gawin mong atake. Kasi po, igaguide na lang daw po ako dahil gamay ko na daw po si Brianna. So, dun po ako talagang, oh my gosh, gamay ko na si Brianna. Kaya ko na maging mataray. O, dahil dyan, isingit natin ang tanong sa inyo ni Althea. Kasi bago natapos ang, ay bago nag-break ang Prima Donna, kayong dalawa yung may matinding eksena, di ba? School. Na ano, na... Yung lublugan ba yun sa lababo? Opo. Oo, yung sa lababo. Actually po, sinipo namin yun. Nilalagnat ako eh. Oo. Medyo masama pa nairamdam mo. Opo. Galing po ako sa school noon. Tapos po, diretso po ako agad sa taping. Kakagaling ko lang po sa exam. Eh, medyo sumama na po yung pakiramdam ko. Kaya po, nausap po si Althea noon na, Althea, ano ah, okay ako sa ano ah, yung totohanin natin ha, para maganda pa rin tignan. Opo. Pero po, after nun, natuluyan na po ako. Kaya po, nagpahinga po ako nun for 2 hours. Tulog po ako nun. Grabe, intense naman nga kasi yung eksena nyo. Ikaw rin naman, Althea, no? Bukod naman kay Priyana, ako naman ang next in line naman dito sa show. Yes, oo. Palaban din talaga ako eh. Eh, syempre, nana yung usapan. Si anong tawag dyan? Si Katrina ang pinag-awayan nyo, di ba? Opo, yes po. So ikaw, paano mo naman din inaano ang pagiging maldita sa show? Magiging maldita ng slight. Slight? Actually po, ito po yung pinaka-challenging din na role sa akin. And yun nga rin, kagaya din kay Ellie, sobrang nahihirapan ako nung first day taping namin. Like, sobrang kinakaban ako kasi, di ba po yung role ko dito medyo boyish, ganyan. And hindi ko alam paano i-play yung boses kasi sobrang tinis po ng boses ko. And ayun, hanggang sa tumagal na tumagal yung taping, natuto naman ako. And sa tulong din po ni Miss Ann Villegas and Direk Gina po. Ayun po, so... Dahil po sa tulong nila, nagagawa ko po yung role ko na maldita na slight. Slight. Ako pala sa pagbalikan ng Prima Donna, slight pa rin ang kamalditahan mo. Opo eh, slight. Slight pa rin na. Ako parang, abangan natin yan. Abangan natin. Sophia naman, ang pinakahuling challenge sa'yo, yung ikaw ay nahulog ba? Ikaw yon di ba? Yung nahulog yes, sa ano? Po, sa butas. Ano po, takot na takot po talaga ako noon. Ayan, alam ni Ellie yung tanong ako nagtanong. Direk, di po ba ako maano dito? Direk, di po ba ako matatamaan? Direk, di po ba ako mabububugan? As in, tanong po siya ng tanong, lahat na po kami sumasagot ng aalalayan ka. Hindi ka mauuntog dyan. Huwag ka matakot. Mm-hmm. Okay. Oo, so, kasi siyang hukay, so natakot ako. Oh my God. Pero ano, Sophie, how close sa'yo yung ano, role mo as ano, Len, di ba? Oh my gosh, nalilito ako talaga. Sorry. Tama naman. Nakuha ko naman ng tanga. Tama naman. Ano, very, ano, parang in real life din, parang very soft ka rin. Tapos si Len talagang mahimig din. So parang ganun ka nga rin in real life talaga. Opo, si Donalyn or si Len, sobrang malapit din po talaga sa akin kasi parehas po kami na ayaw ng away. Para lang wala ng away, ako na lang yung tatahimik kahit na minsan alam ko na may point naman din ako. And then yun, mahinin din po talaga ako, hindi ako palaban sa mga away na yan. Kasi parang nonsense naman po makipag-away, kung matapang po yung kaaway mo, hindi ka naman din mananalo. So para hindi na lumala, diba, quiet ka na lang. Yes, so sarili siyang take away from the character. Yes. At parang ganda ng pagkakaano sa inyo, no? Pagkakapang, ano, characterize, kasi parang pantay-pantay yung parang iba-iba nga ang personalities. Ganyan. At dito tayo punta sa parang equal siya. Minsan matapang, minsan mahinhin. Si Jillian. Imagine. Yun. Siyempre, si Mai, marespeto po siyang tao. Binibigyan niya po ng respeto lahat na nakikita niya. Pero once na tinrato po siya ng hindi tama, alam ko po talagang lalaban si Mai. Ganun ko po nakita yung character niya na pag inaapi yung nanay niya or inaapi siya, kahit hindi na siya yung nagbibigay ng response, deep inside lumalaban talaga siya and ginagawa niya po yun in that way of
nagiging hardworking po siya and pinagdarasal niya na lang yung mga umaaway sa pamilya niya. And ayun, si Donna Marie po kasi parang ako, parang iba-iba po yung outlook niya sa buhay. Depende rin po sa taong nakakausap niya dahil iba-iba nga po yung personalities ng characters mo namin. So, depende sa personality ng character na kausap niya, nagiging ganun din po yung ugali niya, kumbaga. Pero nasa iyo ang pinakamabibigat na eksena talaga bago mag-quarantine, no? Kasi yung reveal sa yung character na nag-surprise sa buong bayan na nanonood ng Primadonas, diba? Na talagang na-shock lahat dahil bakit hindi ka isang Claveria? So, paano mo, kasi ang bibigat ng mga teens, napanood ko yung sabi, yung pinapakilala silang Donna. Tapos, ikaw, nandun ka lang sa side. So, paano mo ginawa yung mga ganun? Kasi ang bibigat talaga nga. Siyempre, may hugot po inside talaga yun. Marami din po alam yung, marami pong hindi alam yung mga tao kung po sa akin. And hindi ko po sinishare yun, pero sinishare ko po yun through Donna Marie's eyes. Share ko yung story ko si Donna Marie. And I think yun po talaga yung nabigay ng malaking connection sa aming dalawa kasi parang napapakita ko po yung ako inside kay Donna Marie. Kaya ayun. Kaya po, kung makikita niya talaga there's something sa mata ko or sa pagsasalita, may hurt talaga, ganun. At saka effective, no? Kasi grabe. Gabi yung eksena na yun sa party na parang cool ka pa nung una, di ba? Tapos biglang nung parang dulo, shocks, parang doon nag-simple sa'yo. Pero hindi ka naman may something sa character mo na may twist din dyan, napapantay ka sa level ng mga tunay at technical Claveria, di ba? O ano kaya aabangan? Siyempre, ganyan po talaga yung buhay na paikot-ikot lang. One day nasa baba ka, next nasa taas. I think po si Donna Marie, kahit anong mangyari sa kanya, magiging mabuti pa rin siyang tao. Pero hintayin po natin, baka mabaliw na po siya. At saka exciting. Basta parang feeling ko exciting ang twist sa character mo. Eh. Kasi kung hindi si Jaime ang iyong tunay na ama, so ano ba yan? Somewhere along the way, may madi-discover na malay mo. Kasi yaman din niya. Sorry! Diba? Gusto mo ako talaga yung nag-isip ng mangyayari sa'yo. Kasi kawawa ko. Imagine. Parang ano eh. Kawawa siya dun sa puro yun eh. O dahil dyan, mag-throwback na tayo. Siyempre, Jillian, simulan na natin. Sige, kayong apat naman bago nyo narating ang success ng Primadonas ay nag-umpisa talaga kayo mga child stars, diba? Na nakagawa ng maraming shows, ganyan. O, simulan na natin sa iyo, Jillian, kasi from Crudely Eat, di ba? Ilang years na yun? Parang 10 years ago na yun, di ba? Noong mga panahon na yun, parang okay. Kamusta ka? Parang, syempre, chill ka nun kasi bagets lang eh. Pero, na-enjoy mo ang experience? Syempre po, parang, well, buong buhay ko po talaga umaacting na po ako. 3 years old pa lang po ako nagko-commercials. And, ayun nga po, sinasabi nila mama na baby pa lang daw po ako, nakikita po nila yung potential sa akin. So, ayun, ito po talaga yung binigay sa akin ni God. And kahit anong edad naman po siguro ang ibigay niya sa akin itong talentong to or itong mga opportunities na to, ayun, masaya po ako and sobrang grateful po ako. Kaya nung bata ka, makulit ka, no? Kasi may natanggap kami kwento, eh, na parang interview ka lang sa isang event yata, tapos kinuha mo ang recorder, tapos tinakbo mo. Naalala ko pa ba yun? Yes. Dahil po nagsasabi, ako daw po nag-interview, tapos kung ano-ano daw po mga sinasabi ko, para daw po kung matanda, parang matandang na-trap sa katawan ng maliit na bata. Ganun. Eh, kaya effective si Trudis. Kasi di ba parang ganun din yung character niya? Actually, yung character ni Donna Marie and ni Trudis, parang medyo magkapareho po sila dahil sa mga pinagdadaanan din po nila, yung family problems, ganun. And yung ugali din po nila somehow. Parang tumanda lang si Trudis, ganun. Tapos same time slot pa, di ba, after. So parang ganun lang. 10 years after, ito na si Trudis. Opo. On next kay Elijah, kasi isa rin to. Dahil sabi mo nga kanina na parang first time mo na nagkontrabida, di ba? Pero ang mga roles yes, mo, po. Yung anak ni Carla Abeliana. Tanda-tanda ko, yun yung ano. Yes yung po. Actually, dalawang beses po ako naging anak ni Mommy Carla. Yung una po sa Kung Aagawin Mo Ang Langit. Yes. Then yung sa My Husband's Lover po na pinapalabas niyo yun. Oo nga, no?
yung mga rol ko po doon talaga, iyakin na ako. Na parang, mami, ba't po kayo maging humalay ni daddy? Kaya tapos, challenge talaga. Opo, tapos ngayon po, iiyak ako kapag may gusto akong makuha or nagpapaawa ako. Pero po, actually, nagkasama din po kami ni Jillian eh, 10 years ago. Saan? Anong show? Cello de Angelina po. Ah, yung ano, yung pang-morning. Doon po, best friends po kami yung role namin. Tapos ngayon po, mag-aaway kami. Diba? Nagagawa ng mga ano, no? Ng mga pagtanda, mga ano. Ikot-ikot lang. Later. Oo, ikot-ikot lang. Pero tama ba ako? Kayo yung ano, diba? Kasi batang version ba ni Bea Binene and na character na isa? Si Ate Ash po. Opo. Oo. Ayun. So at least, meron ng ano, recall. So ano nangyari nung una kayo nagkita ulit sa Primadonas? Actually po, ako po medyo nahihiya po sa kanji. Bakit naman? Kasi parang alam niyo po yun, ang tagal din po namin hindi nagkasama, ang tagal din po namin hindi nagkita. Pero nandun pa rin po yung friendship namin. Mm-hmm. Pero talagang parang medyo na, aanuhan lang po ako na, ano ko to i-approach? Tapos po, ayun. Eventually po, ang ingay na po namin sa standby area. Gabi, pero kunyari, magkaaway kayo, no? Yung pala opo. Yung oh, ito, si Althea. Kasi, ano ang unang-unang-una mo talaga? Parang alam mo, may mga nire-replay din na show sa GMA na, ano ka, na nadi-discover na, ay, ikaw pala yun. Parang Encantadja ang isa sa mga opo, yun. Opo, Encantadja po. Yes po. Actually, nag-start po ako na more on young po. And ngayon itong talaga ako nabigyan ng break. Mm-hmm. Yan. Yun po, nag-start ako ng young. Puro young po. And pinaka-first ko pong show is yung My Beautiful Stranger po. Nag-young heart po ako doon. Ah, ito yun. Yes po. So very tragic din ang pinagdaanan ng character mo doon. Yes po, opo. Kasi kahit yung sa daddy ko. Oh. And yun po, Mulawin, mga super mom. Yan, nagkasama po kami ni Jill doon. Mm-hmm. And mga more Encantadja yan, ganyan po. Nakamiss na mga Encantadja, you are the young. Alena po, Gabby Garcia. Mm-hmm. Ah, oh, at may picture kayong dalawa. Yes po, opo, meron. Grabe, at in fairness sa mga netizens, no, ang dami rin yan mag-hay ng quarantine, biglang lumabas yung mga pictures na yan, di ba? Opo. Kami na daw po yung susunod na Encantadja. Eh, pasok naman, apat naman kayo. Mag-dolat ka lang o sino ang gagawin kanino, di ba? Yes. Soon. Soon. Oo, malay mo. Years after later. After 5 to 10 years. Yes. Oh, ay, parang na-excite ako bigla. Yes. Oh, sorry. Ah, si Sophia. Ikaw naman, nag-umpisa ka sa which show? Nag-umpisa po ako sa Because of You, anak po ako ni Gabby Eigenman. And then, after po noon, nasundan po ng Umay Mama. Isa po ako sa nakidnap na limang bata. And ayun. Tapos, sumunod po doon is yung Sherlock Jr. Yung kasama ko po si Kuya Ruru. Yung may kasama po kaming aso, si Siri. Tapos, after po noon, nag-guest yes po yun. Para semi-regular po sa Onanay. Kapatid po ako ni Kuya Enrico doon. And then, yun, nag-super mom. Yan, kasama po kami ni Ellie doon. Ako po yung Young Kim Domingo. Siya si Young Marian Rivera. So kayong apat ay naging part ng super mom. Yes po. Kaso oh, kami po yung Sophie lang. Mula sa past. Si Adia po tsaka si Jill present. At tapos dito sa Primadonna, magkakasama. Magkakasama na kami. Opo. Ang saya, di ba? Pero ano, kasi paano nakikita dito, kahit virtual lang, ang saya ng mga ano nyo, dahil lahat may connection, and parang miss na miss yung isa't isa. Pero paano kaya kayo on the set of Primadonnas? I mean, bukod sa mga nakikita sa vlogs, ano yung mga usual yung ginagawa? Mga bonding moments? Tapos ano po? Close? Sabay-sabay po kaming kumakain. Tapos po kwentuhan, tapos po naglalaro po kami. Kung ano din po kasi yung nasa vlog ko po, yun din po yung mga ginagawa namin din eh, kahit po off-cam. Mm-hmm. Sabay-sabay kumain, ganun. Tapos po kapag bago po magsimula ang araw, sabay-sabay din po kami nagpa-pray yung buong
staff ko ng Prima Donnas. Mm-hmm. Oh, kayo. Kasi ano, especially for the three girls, ah, kasi kayo ang magkakapatid. So parang umpisa pa lang ng show, di ba? Hindi naman kayo yung mga tipong nagkalayo-layo na parang ano, nung umpisa pa lang talagang tight na dapat at close na close. So parang paano nyo na in-immerse yung sarili niya? We're going to be sisters in this show. So dapat makita na. Kasi nag-translate naman on screen na parang kayo talagang close na close at yung bond nyo na magkakapatid. Actually, bago po mag-start kami ng taping ng Prima Donnas, nagkaroon po kami ng workshop, kaming tatlo, yan, Sophia and si Jillian. So, dun po nag-work yung relationship namin sa isa't isa. And then, ayun, syempre, nag-start na kami ng taping, ang dami nang nabuong memories. Pag free time, maglalaro kami kung ano nung pinagagawa namin. Minsan yun, napapagalitan na kami kasi maingay kami. Ayun, yun yung mga masasayang moments na sobrang nimimiss na talaga namin. Yun, katulad ng pagkakain. More on laro. And syempre, ML. Tip. Yes. Ay, pati pala kayo, ano, kinain ng larong yan. Sorry. Si Jillian, bilang ano, ikaw ba ang pinaka-ate sa inyong tatlo? Apat. Hindi po, pero ako yung tinatrato po din ang paring nanay. Pero pinakamatanda po si Thea. Tapos, po. Si Thea. Si Ellie, ako, din si Sophia po. Aha! Ay, kay Sophia, in fairness naman, parang ikaw ang pinakabunso. Bunso. Pagka-ano, no? Yung pagka-alit. So, yun, at least, ano, bonded na bonded pala kayo at maraming, ano, ganap in life. O, ito naman, o, dahil ikaw na Sophia ang tatanungin ko, syempre, working with the veteran. Una-una, Derek Jean Alahar, pangalawa, yes. Kapita, Wendell, and of course, Miss Aiko, di ba? So, kamusta sa'yo? Ano po, nauna po, nakita ko si Ate Katrina. Natulala ako sa pag-approach ko kaya si Ate Kat. Kasi yung face niya po talaga, di ba, sanay ako na kontrabida siya. Ngayon lang, siya like, naging bida na mabait. So, sabi ko, mabait niya si Ate Kat. So, naiya po ako. Tapos, no, tumagal na po yung show, na-discover ko po na. Sobrang kalog din po pala ni Ate Kat. Bakla din siya magsalita. Kaya naging ka-close din po namin ni mommy ko. And si Miss Aiko naman po, dati ko pa po siya in-idolize bilang kontrabida kasi super galing niya po talaga. And starstruck po ako nung una ko siya nakita talaga. Starstruck. Naiya po ako lumapit. Nalapitan pa ako ni Althea nun nung look test. Sabi niya, uy, si Miss Aiko nandiyan na. Sabi ko, so magpa-picture nun sa kanya kasi naiya ako. Since nagpakilala ako, yung iya ako no. Tapos ito po, si Direk Gina po, may fun fact po kami niya ni Direk Gina. Alam niya po yung Yagiip. Oo, Yagiip. Yeah. Seri, ano po, before po ako mag-artist center, nung bata po ako, nag-audition po ako sa Yagiip. And siya po yung nandun sa audition. And ang sabi niya po sa akin no, hindi ka pwede maging Yagiip kasi masyado kang maputi, masyado kang maganda. We can work maybe in the future, pero not now. Tapos yun, nung nalaman ko po na siya nga po yung magiging director namin, nagulat po ako kasi yun nga yung sabi niya dati na magkakatrabaho tayo, pero not now, maybe in the future. So sinabi ko yun sa kanya. Kasi nalala niya rin. At least, di ba, kinikinig Gina ang promise sa'yo na ano. Yes, nakip. Ilang years later. Ah, si ano, si Jillian. Kasi ano, ikaw ang laging inaapi ni ano, ni Aiko. Ayun, kasi 5 years old po lang po ako nakatrabaho na po sa Kachanda, at Wendell, at Kat. Dali na, actually, first show ko po. Co-actors po kami. So, first time ko din po siya naging director. So, ngayon po, director ko po siya. Parang mas natatakot po ako sa kanya. Pero, ayun naman po kay Tita Aiko. Noong una, medyo natatakot din po ako kasi, alam niyo, hindi po ako sanay na sa mga, pag may mga veterans po, parang natitense yung katawan ko. And ayun, syempre, ang gagaling po na ng artista. Ang dami po pong natututunan sa kanila. Lalo na po kay Direk Gina. Actually, ngayon po, mas na-appreciate ko po si Direk Gina nung napanood ko po yung movie niya na narecommend niya po sa akin. So, ngayon, mas na-excite po ko na makatrabaho po siya dahil parang hindi ko po na-appreciate dati kung gano'n siya kagaling. Ngayon,
mas nasa starstruck po ko sa kanya. And ayun, love na love ko po sila. Uy, pero ang galing, no? Oo nga, kasi sa Tool This Leech, siya ang kontrabida doon, di ba? Kasama ni Pauline. Opo. So, ang dami pala talaga nangyari sa'yo 10 years after, parang ano. parang ano, pag nagbalik ka lang din sa True Disliit, kasi from the time slot to the character, tapos ngayon pati si Gina Alahar, di ba? Actually po yung ano, yung program manager po namin na si Miss Regina Alba, siya din po yung PM po namin nun sa True Disliit. Si Tita Mel Kimura, si Chang Maming, kasama ko din po sa True Disliit. Mm-hmm. And parang ito pong prima donnas, parang reunion po ng lahat ng mga nakatrabaho ko dahil nakatrabaho ko na rin po yung mga donnas, si Ellie, yung mga kontrabida po, sina Tito Benji, Ate Eunice, lahat. O diba, ang saya. Parang ano, at least ano, parang hindi ka na rin masyadong nanibago ba? Kasi bilang lahat naman, halos nakatrabaho mo na. Ang difference lang is yung character na napinoportray. Opo. Siyempre po ngayon, mas may deeper meaning. Parang dati si Tito Wendell po, parang tropa-tropa ko sa Jillian na mamas ko. Ngayon, parang tatay ko siya, naninineglect ako. Parang ibang-iba po yung dating talaga. Ibang-iba po yung mga characters. And para sa akin po, doon talaga nakikita din po yung galing ng isang artista na kahit gano'n po kayo ka-close sa mga co-actors mo, napoportray niyo po yung characters nyo sa TV shows nyo or movies. Mm-hmm. Na iba't ibang portrayal ng characters. Sinabi ko, Pero ito si Althea, tuwan-tuwa ako sa TikTok mo na napagsama-sama mo ang broadcast ng Prima Donnas at pati si Aiko Katrina at si Chanda Romero na pasayaw mo, yes, diba? Yes, hindi nagpapahuli. Paano mo siya binuo? Actually, syempre sinimulan ko muna sa PD Teens and syempre kay Direk Gina, buti pumayag siya, and si Miss Chanda. So, sobrang nahihiya ako noon. And si Miss Aiko naman, Gina G po yan pagdating, di ba? Hindi rin magpapahuli. So, ayun, nung kinuha ko yung video na yun, syempre nahihiya din ako. Pero at least pumayag naman po sila. Ikaw ba mismo ang nag-shoot ng video? Well, maliban kay Jillian, kasi parang yung kay Jillian nasa ibang setting, di ba? Yes, opo, opo. Kasi that day po, hindi na kami nagkakasama minsan sa location. Kaya ganun. Ay, kasi ano, dahil nga iba na siya. Opo, nagkaiwalay kami. Atrayas na siya sa mga bahay, sa bahay ng mga Claveria. Yes, po, opo. Diba? At nakakatuwa talaga yung TikTok. Kasi parang Miss Chanda Romero. Yes po, di magpapahuli. So at least nabuo mo yung gano'n. At saka, o napunta na rin naman tayo sa TikTok. Ikaw ang pinakamasipag yata mag-TikTok sa kanilang lahat. Ako ba? May mag-o-object ba na si Althea ang pinakamasipag mag-TikTok sa lahat? Hindi po ako mag-o-object. Uy, ikaw! Nasa ikaw, mas masipag ka sa akin. Si Althea ako talaga ang pinakamasipag sa akin, diba? Lahat mag-TikTok. Ikaw, si Elijah siyang si Jillian ba nag-start na mag-TikTok? Yes, si Jill. Actually po, nag-TikTok na din po ako. Ako, ayan na. Tatlo pa lang po TikTok ko. At dagdagan mo daw. Oo, more. Oo nga po eh. Sayang, ano, ang dami din po nag-views in fairness. Mm-hmm. Eh kasi syempre nga, dahil ang Prima Donnas naman, iba na. O dahil dyan, o speaking of mga nag-view at mga fans ninyo, kasi ano, dahil nga hindi tayo live talaga ngayon, as in live na live, kumuha na kami ng questions from your fan club. At lahat naman sila nagbigay ang mga head admins ninyo. So, i-address natin ang mga questions nila. So, magbasa tayo ng mga ilan. Kinakamahan ako sa mga tanong ng bebe ko. Unahin ko. Then, mauna na kayo. Ay, ano, kay, may mag-volunteer ba? Sino mauunang matanong? Parang klase lang, no? Volunteer. O, Althea, ikaw na unang tumawa eh. So, ikaw na. Ako, sige po. Kaya nga mag-volunteer ha. Magtumukan na tayo. Oh, this is from Cherry. Althea Ablan Fan Club Admin. So, ito. Napaka-ano lang. Very ano lang din naman ang questions niya. Pang-studyante din. What are the achievements you are most proud of? Ayan. Yan po. Siyempre, itong show na to, itong Prima Donnas, dahil ito po yung pinaka-big break ko. Dahil, siyempre, mayroon naman ako show ng Karamiya na semi-regular. Pero ito talaga, ibang break talaga to. And challenging din yung role na nakuha ko.
And syempre, thank God kasi hindi niya ako pinapabayaan na hindi ko to ma-achieve. So, ayun, kailangan na talaga pag may gusto ka talagang pangarap, kailangan mong paghirapan, lahat ng bagay, mapaghihirapan mo. At ma-achieve mo rin yun. Ayun po. From, that is from contestant number one. Ano, ako ha. Kaya pala kinakambahan itong mga groups. Next, i-ano na natin. From one maldita to another. Eliza. Hindi niya specify kung sino. Ay, ito pala. Justine Mendoza from Elijah Natix. Oh, ito rin. Pang, ano din? Beauty queen question din. Who is or are the most important persons to you in the world and why? Ano po? Sorry po, choppy po. Who is universe. Who is the most important person to you in the world and why? Ano po? Yung pinaka-important po sa akin is yung mom ko po. Kasi siya po yung simula bata pa lang po ko sumusuporta sa akin. Tapos po, may mga times po na kapag umiiyak ako, minsan po, kinakomfort niya ako, pero mas madalas, inaasar niya po ako. Tapos para ko na din po kasi siyang best friend, napapagsabihin ko po ng mga sikreto ko. Kasi katulad nga po ng sinasabi niya din po, kaming dalawa lang po yung magkakampi sa mundong ito. Oh, ang sweet nun. Opo. Mm-hmm. And I thank you. Charot. Contestant number 2 yan. So may, sino kayang mananalo by the end of this ano? Gusto niyo please po yung nakapost. Comment down your ano. Comment down below. Okay, hindi na ako magde-decision. Okay, eto. Sophia naman. Sophia Warriors. From Sophia Warriors. Robin Asif. Okay, ito. A very simple lang naman ang question niya, no? Pero nasa sa'yo na kung paano mo gagawin beauty queen answer ito. Charing. Ano ang nami-miss mo sa prima donna? Ano ang nami-miss mo sa prima donna? Siyempre, ano, yung prima donna's family yan, Thea, Ellie, Jill, nami-miss ko rin sila kasi nga, nakita ko sa memories ko 1 year ago, April, nag-workshop na nga kami for prima donna's and nakita ko yung difference sa mga itsura namin. Nag-iba na rin talaga. Kaya na-realize ko na ang tagal na rin pa talaga namin magkakatrabaho. Kaya siguro, na-touch na rin ako sa kanila. Kay Tito Aiko, kay Tita Katrina, kay Tito Wendell. Na-touch na din po ako talaga sa lahat. Pati kay Direk Gina, kay Miss Isay, iti namin, from PAs. Sobrang naging malapit na rin po ko sa kanila. And syempre, namimiss ko rin po umarte. Pero, pwede namang umarte sa bahay. Diba? Ang galing. So, may sarili kang workshop dyan ngayon. Ay, parang kailangan yung ngayon. Kasi, ang hirap, diba? Parang paano kung ano naman dito. Parang paano kapag ka bumalik na, syempre, ang tagal nyo rin napahinga, diba? Ayan. So, sanayin nyo na ang mga sarili nyo ngayon. Sharing dahil baka malapit na ang pagbabalik ng prima donna. O, ito na. Jillian Ward from Nicole, the head admin ng iyong fan club. So, ito. Ay, medyo ano din. Semi-beauty queen question din. Semi. Basta sa pag-artista, ano pa ang gusto mong matupad? Actually, gusto ko pong kunin yung course ng psychology. And dahil alam ko din po na hindi naman permanent yung showbiz, tanda po tayo. Although gusto ko na tumanda na sa showbiz talaga, ayun, gusto ko pong maging psychologist, gusto ko din pong maging singer, yung singer talaga. Yes. And gusto ko rin po na ma-explore yung craft ko po sa art, like painting and drawing, na magkakaroon din po ko ng exhibition one day. Grabe. Ang mga ano, at least lahat ba kayo parang ano? Eh like, kasi syempre lahat naman kayo ay bagets paano. Pero naiisip niyo na din yun na parang what if nga hindi naman forever ang showbiz, parang meron na kayo mga fallback talaga. Yes po. Oh, ito na yung tatlong babae ang makaoo din. So ibig sabihin, prepared kayong lahat. Ayun din po. Yeah, parang ikaw ang unang-unang prepared sa lahat. Actually po, ayun, totoo naman na hindi habang buhay na artista din tayo. So ako po, pangarap ko po talaga is maging FA, maging stewardess. Yes, opo. Gusto ko mag-travel sa iba't ibang bansa. Yan, gusto ko maikot yung world. Yeah. So ayun, pangarap ko na talaga maging stewardess.
Mm-hmm. So, yun ang ano mo, future goal kung sakaling ano. Yes po, yes. But are you in school ngayon? Yes po. Ah, ano po, ang schedule ko po sa school is Thursday and Friday. Pumapasok po ako ng school. Gusto loy ang online schooling, gano'n? Hindi po eh. Ah, ngayon, naka-break din. Apo, yes po. Mm-hmm. Oh, ito si Sophia, parang ikaw, nabanggit mo kanina na ikaw ay nagsuschool pa. Sa ngayon. Pero ano po, online. At least tuloy pa rin. Pero ikaw, anong gusto mo sana i-take after? Kung halimbawang may chance na ano na, college and everything. Ano po, yeah. Ever since po, talaga, kung hindi po maging artista, is maging architect or maging designer ng clothes, bags, shoes, gano'n. Fashion designer. Yun. Parang lahat kayo nasa ano talaga, no? Art. Kasi may mga pa-painting, may mga pa-poetry. Yung isa medyo tumalino, napunta sa Sudoku. Speaking of Sudoku, ano naman sa'yo, Elijah? Ano po? Actually po, pareho po kami ni Jill. Psychology din po ang gusto ko pong i-take. Tapos po, hindi po papala rin sa psychology, cardiology. Wow! Papalaan pa talaga. Kung hindi naman din po pinalad sa cardiology, writer na lang po. Ah, kaya nagsusunod. Bagay sa iyo. Opo. Kasi po, ano po ko yung marami po akong ideas sa ano ko po, sa brain ko po. Like, ay, ito, parang gusto ko tong plot sa isang story. Tapos, ito yung character, ganito yan, ganito yan. Marami po akong ganun. Kaya parang naisip ko po na magsulat po sa Wattpad. Ah, Wattpad. O lahat ng ano, di ba beginner writers, dyan talaga nag-uumpisa in the moment. Yes po. Yes po. Actually po, last year ko pa po siya sinimulan. Tapos po, tumigil lang po ko, as in, at ko din na pumatandaan eh. Busy po yata ako, kaya po ako tumigil din sa pagsusulat ng stories. Tapos po, eto po, ngayon po kasi merong mga nakakabasa po nung story ko. Kaya parang naisip ko na, ituloy ko na lang. So, ayun po. Yun din po isa ko sa isa pong pinagkakaabalahan ko. Alam na mga readers mo sa Wattpad na ikaw si Brianna from Boy Madonna. Yes po! Yes as po. At Wattpad naman, hindi ka naman naka-pen name or whatever. Naka-pen name po ako, pero kung nalaman nila. Opo. Kasi po, picture ko din po yung nakalagay dun eh. Ah, okay. Ako din po nag-blame sa sarili ko eh. Elijah, i-practice natin yan ngayon. Bibigyan ka to ng special spotlight dahil ito ay nasa Primadonna. Sige nga, kung bibigyan mo ng ending o ng kwento ang mga characters yung apat, isa-isa, ano ang naiisip mo? Halimbawa, una kay Donna Marie. Given the story of Primadonna, ha? Teka lang ha, walang personalan to ha. Hindi lang, naisip mo lang. For the character naman. As a writer. Teka lang, parang nagkaroon ako ng writer block. So, ayan. Dito tayo sa huling episode. Kasi sa huling episode, ano na, yung kasal na nila Kendra at Jaime. So, ang naiisip ko po doon is kasal. Then, pagdating doon sa kasal, ano na, nag-I do na si Kendra tsaka si Jaime. Oh. Tsaka naman, dumating sila Mai. Si Mai ang gusto ko i-ano eh. Mai naging kontrabida sa kasalang ano, Kendra. Biglang sasabihin ni Mai, Sir Jaime, itigil lang kasal. Ayun, tapos nagalit si Lady Prima. Siyempre, kontrabida yan si Lady Prima kila Mai eh. Pinalayas sila Mai, ganon. Mm-hmm. Tapos, eh sinundan ni ano, sino ba ulit to? Yung kaibigan po ni Kendra. Oo. Darcy. Ayun, si Darcy. Tapos, biglang kidnap sila Mai. Si Mai lang. Ay, nagkakidnapan na. Oo. Kidnapan na. Pwede sa kidnap yung writers eh. Ilang beses na po nakikidnap yung characters eh. Grabe. Oo, tapos? Kidnap. Tapos, ano, nung binaba na si Mai, merong nakakita. Si Lady Prima din nakita niya. So doon na siya nagtaka, bakit pinapakidnap si Mai? Ganon.
Tapos medyo nagduda na din siya sa kaklosa ni Brianna tsaka ni Kendra. Tapos secretly niyang pina-DNA si Brianna. Yun, siya lang po talaga yung nakakaalam. Tapos ayun, nalaman niya na di totoong Claveria si Brianna. Ayan na. Tapos nagpahanda siya ulit ng party. Nagpahanda ulit ng party. Bahala na siya kung anong party. Anong party? Ayun. Tapos, ito na. Dun-dun-dun-dun. The end. Ang pinakahuli sa entrance, si Brianna. Tapos, nung in-announce na yung name niya. And, this is the fake heiress, Brianna Fajardo. I mean, yung mga totoong apelido ni Brianna. Yes. Okay. Tapos, syempre, gulat po lahat. Lalo na si Kendra, kabado na siya. Tapos, mm-hmm. ayun, sinabi po ni Lady Prima kay Kendra na, alam ko na yung mga panloloko mo. Chu-chu-chu-chu-chu, Charva Chenez. So, kaya prepared naman si Elijah, ha? O. Oh, actually po, ano na po yung naiisip ko, yun na din po yung sinasabi ko. Tapos po, ayun, eh ayaw pong makulong ni Kendra. So, kinuha niya po yung Barino, isa sa mga bodyguards, tapos, bang! Ako masyadong tragic pala ang naging ending ni Kendra. Tapos po, si Brianna po kasi, parang nakikita ko po kasi sa character niya, meron po siyang side na bata lang siya, na hindi po siya yung talagang masama like her mom. Mm-hmm. So, siguro po ang gagawin ko kay Brianna is yung magsasorry po siya sa lahat, aaminin niya po lahat sa lahat po nang nandun sa party kung paano po nagsimula, kung bakit niya po, kung bakit po siya pumayag sa panloloko na po yun, tapos na napamahal na din po siya sa mga Claveria, ganto ganyan. So si Lennon po maaawa na pupuntahan po si Brianna. So si Lennon talaga yung naisip mo maaawa sa'yo? Opo, kasi po siya po, actually po sa lahat po kasi ng character, si Mai maawain din po siya, pero kapag ano po siya palaban, ganun. Mm-hmm. Oo, get. Si, ano naman po kasi, si Donabel, siya naman po yung palaban talaga na kahit nakakaawa ka, wala, wa effect yan. Kaya po si Lenlen lang po yung nakikita ko na kahit po anong kasamaan yung ginawa mo sa kanya, kapag nakakaawa ka, maaawa po siya sa'yo. Ayun. Pero pipigilan po siya nila, tawag dito, nila Ella tsaka ni Mai na pumunta sa akin. Tapos po, sasampalin po ko ni, tawag dito? Ni Lady Prima. Tapos sasampalin din ako ni Jaime. Grabe, nagkasampalan na. Tapos, pati po si Mai. Tapos po, pati po si Lilian. Pak, pak, pak! Ano ba yun? Kamusta naman yung mukha ni Brianna after ng ano, finale? Ayun po, gano'n niya. O, diba? At least ano, ano, diba? On the spot, nakabuo ka. So, yes. Malalaman yan sa Wattpad kung ano ba ang ano. Pero po kasi ako po, kapag po nakakaisip po talaga ako ng mga plot, ayoko po talaga ng mga happy ending. So tragic, nakaloka. It's either po mamamatay po yung isa sa kanila or hindi po talaga sila magkakatuluyan. Grabe. Or kapag po happy ending, ayoko po nung cliche na happy ending. Ah, parang gusto ko kakaiba. Very tragic. Akala ko ano eh. Oh, but anyway, oh, dahil dyan, binigyan ko na ng unang challenge si ano ah. Si ano ba? Si Elijah ha. Yes, safe so, na ako! Masama na kayo mag-chat. Ay, hindi. Hindi ka pa safe. Kasali ka pa joke! It's a prank. Ito ang ano, ito naman ang last part. Siyempre, hindi naman kompleto ang pep live kung walang pep challenge. So, ito lang. Medyo ano lang, on a different scale lang ito kasi wala kayong mga flashcards and everything. So, ano, pero ito pa rin naman yun. Ako yun, hindi ako yun. So, ang gamitin ko na lang ay raise your hand kung feeling nyo ay kayo yun. At kung hindi naman, kung sino ang gusto nyo ituro, isigaw nyo na ang pangalan kung sino sa tingin nyo yun talaga. So, game? Game po. Okay. Dito magkakaalaman kung ano ang ganap. Okay. First, sino ang madalas magkwento sa set? Si Ellie. Obvious naman kanina. Okay. Ang nado naman din po ako. So wala na mag-object dyan, ha?
Okay, o, kabalik na naman. Sino ang pinakatahimik? Sophie. Ah, parang ngayon din. Parang wala rin nag-object. Okay, o, wala nang follow-up questions kasi parang wala naman nga nag-object na sa inyo. Hindi na kayo nag-comment. O, ito. Sino ang madalas gumagamit ng cellphone? Lahat po kami. Elijah. Lahat. Ito. Lahat po ito. Kami. Depende. Oh, depende. Si Ellie mas madalas gumamit ng kutsara para kumain. Ay, grabe. Di ba meron ba kayong mga weird, ano, weird eating habits sa set? O wala naman? Normal lang. Normal. Normal lang. Siguro po yung ano, siguro po yung naghihingian kami ng pagkain sa isa't isa. Like, hindi namin kinakain yung sarili namin pagkain. Oh, ganun. Sharing talaga. Like, sisters. Sharing. Ito, sino ang pinaka-antukin? Si Sophie? Parang lagi ko nakikita sa lobby. Ako parang si Ellie. Na, sabihin ko na rin, parang dun sa ano. Si Ellie, oh. Si Althea, dun sa ano, yung lahat kayo sa nam sumayaw. Parang ano, bagong gising ka dun. Antok na ba yun? Pero po, medyo madaya po ang PD teens eh. Kasi po si Sophia po yung laging tulog, pero ako po yung laging napipicturan na tulog. Ba't ganon? Kaya mo na, binabawi mo naman daw sa ano, actingan yung pang-ano mo sa kanila kasi nga laging naka-away si Brianna. Baka yun ang comeback nila sa'yo. Okay. Eto, sino ang madaling makamemorize ng line? Lahat tayo. Lahat ko, lahat, lahat, lahat. Depende, depende. O, parang, baka ano, Mayi, ikaw ang pinakamaraming lines, ha? O hindi, pinakamaraming iyak. Oo. Kasi ano eh, minememorize ko po yung buong script. Tapos, nag-memorize po ako ng eksena sa mismong set na po. Kung ano yung kukuhanan namin para mas natural po para sa akin. Ganun. Hmm. Ah, bongga. Kayo girls, may mga ganun din kayong mga acting. Yes. Top. Same. Same po. O ito, bilang dumating tayo sa sa acting method and everything, sinong madalas mapagalitan ni Direk? Direk Gina, meron ba? Direk. Kilala ko. Direk, sino po ba? Oh my God. Sino yun? Sino ba? Wala. Ikinubli na. Walang aamin, ha? Walang aako. Ang mga tawa nyo, ha? O sige na nga, hayaan nyo na nga. Pero siguro ito na lang, mag-share na lang kayo. Pinakamatindi siguro na ano, meron na bang moment na napagalitan nga kayo talaga ni Direk Gina sa set ng Primadonas na parang tumatak talaga sa inyo or whatever? Ako po. Sige, ako na mauuna. Nung first taping, yun nga po yung sa voice ko. So, yun talaga. And, alam, naalala ko pa si Jill na sinasabi niya sa akin, kaya mo yan, madali lang yan, aralin mo lang, makinig ka lang sa sinasabi mo direct, ganyan. So, ayun, sobrang kinakabahan ako noon. And gabi na, diba, naalala mo yung Jill? Sobrang kinakabahan ako. And paiyak na ako. Ay! Yes, ayun. Dun sa may bahay na parang tubo. Oo, ayun, doon. Ayun po. Pero naitawid naman at hanggang yes. Ngayon, sa'yo mo naman ang ano, di ba, Ella? Yes. Okay, oh, sino pa? Sophia, you have an experience with, ano, Direk Gina. Na medyo, wala ano, naman. Parang wala naman. Wala naman. Good student. Hindi na papalitan. O, si, ano, hindi, hulihin natin si Brianna. O, ikaw yung Brianna. Ako po hindi naman po pinapagalitan pero mahilig po magbigay ng advice sa akin si Direk dahil nga po para sa akin po at least parang nanay ko po siya. Like may cut off po kasi ako na parang minsan pag malapit na po sa cut off alam mo po nakikita na sa mata yung pagiging antukin ko. Siguro din po yung kailangan mas focus po sa set. Binibigyan niya po ko ng mga advices, like kung paano ko po ipoportray si Mai. Pero para sa akin po, tinitake ko na rin yun as talagang pinapagalitan niya po ko para tumatak din po para sa akin.
O last na, kasi Elijah, ikaw may pinakamalakas na tawa nung ano eh. Nung natanong yung question. So, anong ano mo? Ako po, tumama chat. Yung sa akin po, actually po, dalawa po yung memorable eh. Ay, dalawa. So, ikaw na yata ito ang sagot. Okay, o. Oh. Eh po, kasi po yung first taping po, ano po yun, may contacts po ko. Tapos nagulat po ako, biglang may iyak scene. Ah. Eh, hindi po ako marunong umiyak po ng naka-contact lens nung time na yun. As in po, yung luha ko po, pabaksak na. Tapos biglang sisipin po nung contacts ko. Tapos nagalit po si Direk Gina nun. Bakit di ka makaiyak? Eh, Direk, may contacts po ko eh. Tapos ayun po, so tinanggal po, tapos nakaiyak naman po ko. So nakakaiyak naman talaga. Na, opo. Ano na, fuck. Tapos po yung pangalawa po is yung nilalagay ko po yung tawag dito. Yung tawag dito. Basta po yung parang accessory po ni Lady Prima sa ano ni Donabel. Yung sa bulsa. Kasi po ang liit po ng kamay ko. Tapos po, ka-size lang po nung accessory. Yung palad ko po, actually nga po, mas malaki. Tapos binalad pa po siya sa tissue. So hindi ko po siya magawang gumanon-ganon kunwari gamit yung tissue nang hindi po nahahalata na meron pong accessory sa loob. Si malaki. Tapos po yung nilalagay, yung parang tinatago ko na ilalagay ko po, it's either po sobrang bilis ko pong nagagawa or sobrang bagal or hindi ko po siya malagay at all. Pero nailagay mo naman. Opo, successful na. Naman. Oh, at least yun diba? Na po yung problema ko sa maliit kong kamay. Oh, ayan. Ako din po pala may naalala. Ano yun? Sorry, Jill. Game. Ayun, sa contact lens din po, first time kong may iyakan talaga ng eksena na ayaw po ipatanggal ni Derek yung contacts ko kasi gusto niya po na andun po yung eye contact. And dun po ako talagang natuto na umiyak na may contacts. Ever since po, hindi ko na tinatanggal yung contacts ko. And dahil din po parang na-pressure po ako na naiiyak na rin po talaga ako inside na sabi niya, hindi, bawal mo tanggalin yan. Tapos, ayun, parang sinisip-sip na po ng contacts yung mata ko, ganun. Hanggang na sana. May mga ganap din na ganun sa contacts. Eh, pero at least, di ba, parang worth it naman ang mga ano, ganap nyo. Kasi syempre, we all know ang prima donna. So siguro dahil ngayon nga ay nakapahinga pa siya. Pero ano dapat ang abangan ng mga viewers sa pagbabalik na ng prima donnas? Kung saan kayo huminto at kung ano ang mangyayari pa sa susunod? Sino pwedeng sumagot? Ako na po. So ayan, yung mga nanonood po ngayon sa mga viewers, abangan niyo po ang kasalang Jaime at Kendra. Doon po talaga ako na-excite eh. Tapos, abangan nyo pa po kung ano pong mangyayari sa friendship ni Brianna tsaka ni Donabel. Tapos, kung may plano din ba siya doon sa dalawa, like anong gagawin niya, ganun. Tapos, kung ano pong gagawin ni Brianna kay Mai. Tapos po, kung ano po yung magiging takbo ng buhay ni Mai. Parang part ng creative team tong si Elijah din. Parang alam na niya ang sagot. Okay, oh, kayo, Althea, anong dapat abangan kila ano? Ayan ako, yung kay Brian at kay Donabel nga, yung friendship nila, kung ano ba mangyayari doon? Kung ano mangyayari kay Ledlen kung magiging kaibigan tong si Brianna at Donabel? At yan na nga, magkakasama na sila sa isang bahay, and paano na si Malan? So, ayun po, yung dapat nila talagang abangan, at sobrang dami pang mangyayari. Oh, Len, batang api sa mansyon ng mga club. Ayan, syempre, abangan natin kung matutuloy nga ba yung kasal ni Jaime at Kendra, wala na bang haharang, wala na bang darating na pagsubok. And yun nga kay Donabel and Brianna, kung magiging magkaibigan ba sila, anong mangyari kay Len, tatanggapin niya na rin ba si Brianna bilang ate nila, maniniwala na ba siya na yun nga yung ate nila at hindi yun si Mai. Anong gagawin niya para kay Mai at kay nanay niya? Para lang makasama pa rin niya. Oh, and Mai, after ng lahat ng mabibigat na scenes mo. Ayun, abangan niyo po kung sino po ba talaga si Mai, kung sino po yung mga magulang niya, and kung meron man po siya talagang tatay pa na natitira, kung paano sila magbabond together, kung magiging match po ba yung ugali nila, and yung mga mangyayari po kay Nanay Lilian, kay Mai, sa mga Donas, kay Brianna,
kung kailan po mahuhuli si Brianna na peke po siya? Hindi na ako mahuhuli. tingnan natin yan. And finale di prima. And yung mga buhay po nila, kung anong mangyayari kung matutuloy po yung kasal ni Kendra at ni Jaime. Yung very exciting. Naku, kaya mo ang wish natin. Sana, ano, no, makabalik na talaga ang Primadonna on no, GMA afternoon time na Monday to Saturday pa rin umiere. So, magbalik yun for sure naman Monday to Saturday pa rin. Ha? Yes, kung po. Bond, dahil, ano, dahil, di ba, nung umpisa, Monday to Friday lang kayo, tapos talagang move ang time slot para maging 6 days. At bitin na bitin ng mga, ano, viewers ng Primadonna. Okay, thank you, girls. Thank you. Ano, thank you, virtual reunion na nangyari dito sa Pep Live. After 2 months, parang maraming, ano, I'm sure maraming Primadonna's viewers ang ma-excite dahil finally, ay, nagkasama-sama na kayong apat ulit kahit hindi magkakatabi. And congratulations sa success. And meron po tayong mga gusto ni, ano, i-promote or i-plug? Sige po, ako po muna. So, ayan, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko, Elijah Alejo, and follow niyo na din po ako sa Instagram at Elijah Alejo. Sa Twitter po at Elijah_Alejo, sa Facebook, Elijah Alejo, and sa Wattpad at Lady Under the Stars. And abangan niyo din po ang movie ko, directed po by Direk Christian Acuna, and produced by Direk Laura Reyes and the late Direk Peke Galiaga, Magic Land po. Ah, kasama ka doon! Yes po. Pero yung role ko po doon, ngayon nagbibigay po ako ng spoiler. Yung role ko po doon, sobrang kabaliktaran ni Brianna, as in, ang bait-bait ko po doon sobra. Ako mga happy ang mga fans mo, finally bumait ka. Chali! Okay, oh, sino pa? Ako po sa Instagram at Altea_Ablan30, sa Twitter Ablan_Altea, and my official page is Altea Ablan, and sa YouTube Altea Ablan. Ayan, thank you sa 200 plus subscribers. Thank you so much sa pagluluto ko. Thank you. And syempre sa TikTok, Altea X Ablan. Ayan po. Mm-hmm. Oh, ito rin, TikTok, Sophia, ang dami mo daw followers. Ayan, syempre, follow niyo rin po ko sa Instagram at Sophia Pablo, Twitter at Real Sophia Pablo, Facebook, Sophia Pablo, and syempre sa YouTube, Sophia Pablo and Alfie Official. Gusto kayo magpasalamat sa almost 50,000 subs for 1 month of vlogging. Syempre, salamat din sa TikTok followers at Sophia Pablo Road to 3M. Yay! Ayan, and last, Donna Marie, Jillian. Ayan po, sa Instagram, at Jillian. Sa Facebook ko po, at My Jillian Ward, yung page ko po. Sa TikTok, na tatlo pa lang TikTok ko, pero bear with me, gagawa pa ako. Jillian, WXRD. Sa Twitter po, Fruit Ward. And sa YouTube na 1 year ko nang hindi ginagamit, Jillian Ward. Uy, pero Jillian, ang dami pa nang nagre-request na i-replay ang My Special Tatay, ha? Opo. Parang nakita ko sa Twitter nung isang araw nagtitrend. Akala ko i-replay talaga. So, request pa lang pala yun. Sana nga po kasi dahil din, yun din po yung close din po sa puso ko si Odette. And yung mga cast po doon talagang alami ko pong natutunan sa kanila. And naging love ko po talaga sila. Sino ko yakin, at yung ita. Mm-hmm. And special din po para sa akin yung My Special Tatay. Very special nga. Charing. Ayun. Thank you so much, girls, for joining us this, hindi ko alam, afternoon na ba? Gabi na? O basta ngayon, araw. And thank you din sa lahat ng Pepsters na nanood. Of course, don't forget to follow our social media accounts na nakapost ba dyan sa baba, but just in case hindi ko makita. At Pep Alerts ng lahat, Instagram and Twitter. And on Facebook, ito naman na yung page na yun. Pero facebook.com/pepalerts. Don't forget to like. On you, sa YouTube din, hanapin nyo lang ang Pep. And of course, we're also on Viber. Just download the Pep Imotera sticker pack and automatic makakapasok na kayo sa ating Viber Pep, sa ating Pep Viber community. Makikita niyo doon mga chika-chika, and malay niyo may mag-guest na mga stars. Sana nga itong apat na pag-guest. Kaya lang ano. But any, hindi natin alam in the future, di ba? So sana. And thank you so much,
Thank you so much, Dr., sa panonood sa amin ngayon. And always stay safe and stay at home din hanggat maaari para ano tayo. Ma-flatten na ang curve. Wow, may mga pag-anong ba? And thank you, girls, sa inyo. Thank you. Thank you. Thank you. Bonas, Mary, Subun. Ingat po kayo. God bless. Bye. Ciao. Hi, Babsters. Thank you. Thank you.